Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay June 26, 2024, Miyerkules na ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay nango sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 22 verses 8 to 13, verses 23 and verses 1 to 3, o chapter 33 verses 1 to 3. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdote si Helkias, nakita ko sa templo ang Panginoon, ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman nito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Helkias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, hinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdote Helkias, si Ahikam na anak ni Safan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalihim na si Safan at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, isanggunin ninyo ako at ang buong Huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ipinatawag ni Haring Hoseas ang matatanda ng Huda at Jerusalem at sila ay nagpunta sa templo ng Panginoon kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataforma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin, at lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, mula dito sa Makinit Resort, at ito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, no, kung saan ipinapaalala sa kwento ang pagbabalik loob sa pamumuno o pangunguna ng hari ng kanya pong muling marinig at maintindihan sa tulong ng ilang mga propeta ang nasasaad sa kasulatan. So maganda po na tayo ay mapaalalahanan muli ng kahalagahan po, no, ng Biblia sa buhay natin, lalong-lalo na sa pamamalakad ng bansa. Hindi pwedeng isang tabi lang din, no? Ang Biblia o aklat ay panuntunan sa pamumuno, panuntunan kung saan naririnig natin ang mga salita ng Diyos na ibinibigay nung pagbalik pa, noong unang panahon pa sa aklat ng mga hari na siyang nagiging gabay talaga. At doon ay nalalaman kung paanong sumusuway ang mga tao, at kapag sinuway ng mga tao ang kautusan, dito na nagsisimula na magkaroon ng malaking problema sa isang bansa, no, kung saan ay nasasakop sila, maraming tao ang naliligaw sa pagsamba sa mga diyos-diyosan, at nawa, no, sa aral na mapupulot natin dito sa unang pagbasa natin sa araw na ito. Muli, mapaalalahanan tayo ng kahalagahan ng pagbabasa at pagsasangguni ng ating pamamahala sa banal na aklat, ang kautusan ng Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.